Good evening mga Inlays! Welcome back to my channel at ngayon po i-interviewin po natin at bibigyan kayo ng mga tips mga kapwa OFW na galing ng Taiwan, Poland at nakarating na dito sa Spain. So pinapakilala ko po sa inyo si Peachy at si Milky. Hi! Milky! Peachy po! So, kamusta naman kayo dito? nakapag-adjust na kahit paano kasi yung mga first week namin sobrang laki ng nung adjustment nung nangyari. Gusto na nga namin pumunta ng Paris, parang ayun na yun, wala na kayo pakialam sa papel kasi siguro ganun talaga pag nag-a-adjust. Mm-hmm. Ang hirap kahit nasanay na sa ibang bansa at iba pa rin kasi pag lumipat ka na ibang country. So saan kayo galing na bansa? Galing Taiwan din po. So, nagkakilala kami nung mag-a-apply na kami. Doon lang kami nagkakilala, then pupunta dito. Kami pa rin magkasama. Same agent po kami. Yung agent namin nandito sa Spain, si Mira Jane. Okay. So, magkano yung mga nagastos nyo pupunta dito sa Poland first? Yun nga, yung sa Poland, ang first na gagawin mo is magbabayad ka ng down payment, 50,000. Depende sa agency, depende sa agent mo kung ano yung usapan. Pero yung sa amin kasi 50,000 down payment, then aayusin na yung ilalakad na yung working permit. Tapos kapag lumabas na yung working permit mo, magbabayad, magda-down ka ulit ng 80,000. Tapos kapag okay na yung visa, another 80,000. So, all in all, 210,000 pesos. So, explain mo bakit naging 240? 210 natin. 200. Hindi, yung 40,000 na except. Actually, is 250. So, kapag ka pumunta kayo ng Poland, tapos gusto niyo ng direct pupunta na, magpapaalam kasi kayo. Tsaka, huwag na huwag kayong tatakas. Mas maganda pa rin kasi yung sabihin nyo na lang. Oh, para legal. Oo. Saka yung 210 na yon to Poland lang yon. Tapos, kami na bahala ang, nagbayad kami dun sa agent namin ng additional 40,000. Then kami na lahat bahala. Pamasahe, pagkain, kami na lahat. Yung 40,000 na yon para walang sumundo sa amin. Para hindi sila magtrabaho sa Poland. Tapos nung ayun nga, sunod-sunod na yon, dapat yun nga pala, dapat magbabaon kayo ng pocket money. Mm-hmm. Kailangan yon. So explain mo nga ulit yung from Poland parating dito, ano yung mga sinakyan niyo? Nagbus po kami. Flixbus. Ano siya? Ang kinuha namin kasi nung una is Warsaw to Paris to Barcelona. Yung time kasi na yon 2 PM, wala nang, meron pang slot pa Madrid, pero dalawa, pero tatlo kasi kami that time. So, hindi naman namin pwedeng iwan yung isa. Kaya, ang pinili namin is yung hanggang Barcelona. Ang binayaran namin is 400 zloty each, bali 1-2. Eta, kasi tatlo nga kami. 400, so 1-2 siya, zloty. Kaya na mag-compute kung magkano yun sa euro. Tapos nung nandun na kami sa Paris, bumili kami ng Paris to Madrid. Oo, bumili kami ulit kasi ayaw namin, ang akala kasi namin nung una, from Barcelona to Madrid, masyadong mahaba yung oras ng biyahe. So pagod na kasi kami, Warsaw to Paris, 24 hours yun. Gutom kami, uhaw, puyat, pagod. So parang wala na kami sa katinuan that time. So bangag na. So gusto namin medyo malesin yung travel, tapos kahit na mapamahal man yun o mura, ang mahalaga makarating kami ng mas maaga. Mm-hmm. Yun nga pala, kapag magbabas kayo, lalo na pag Flixbus, magbawon kayo ng pagkain, tubig. Kasi may stopover siya, pero yun nga lang, mga 5 minutes lang. Oo. Kahit hindi ka pa nakakapasok sa loob ng bus, lalayasan ka rin. Andun ka man o hindi, may iiwan at iiwan ka nila, wala silang bakailang.
di kanila hihintayin. So, ikaw yung mag-a-adjust talaga. So, ang magandang advice mo sa kanila is mag-plane. Mag-plane kayo, mag-plane. Huwag niyo pang hinayangan yung pera. Mag-plane kayo kasi yung ano, yung stress, yung pagod, hindi siya worth it. Pero kung yun niya, kung gusto niyo ng thrill sa buhay, ay gun, bye. Para ma-experience niyo rin yung pananakit ng puwet namin. Ano, huwag kayo magdadala ng ano, extra baggage. Ah, nagsalita. Oh, kasi na-experience niya. Oo, yung na-experience ko. Sa sobrang dami ng baggage ko, hirap na hirap kami. So, ngayon, ilang weeks kayo bago nakapagtrabaho dito sa Spain? Ano lang, 7-6 days? 1 week. 1 week, ganun. 1 week. So, advice nyo sa kanya, madaling mag-ano. Kasi marami nagtatanong sa mga followers natin na kung mahirap daw bang mahanap ng trabaho, baka mamaya natatakot sila, magkala sila dito, wala sila makahanap ng trabaho. Pagdating nyo po dito, huwag muna kayo maghanap ng trabaho, i-enjoy nyo muna ang Madrid. Hindi lang Madrid, basta i-enjoy nyo muna yung Spain. Mamasyal-masyal muna kayo, ganyan. Kasi pag nagkatrabaho na kayo, mga first week niya, mga first month, hindi kayo makakagala. Ang hirap gumala kasi mag-a-adjust pa kayo. So, maraming trabaho niya. Ang dami pong trabaho, maraming trabaho. Ikaw na lang mamimili. Lalo na yung sa akin, yung time ko kasi, yung mga ina-applyan namin, nakukuha ako. So, hindi naman sa pagmamayabang. Pero, yun nga, mamili din kayo ng trabaho. Yun, mamili kayo ng trabaho na ano, sa tingin nyo, tatagal kayo, mahirap yung papalit-palit. Mm-hmm. So, mahirap mag-adjust. Yun nga, nung interview kasi, ano, lagi ko siyang kasawa. So, kapag ka, ano, kapag yung interview namin sa sobrang tagal niya sa trabaho niya, so first choice siya, second choice ako. So, sabi ko, ate, hindi tayo pwedeng magsama. Dapat, ano, magkaiba tayo ng, ano, a-applyan. So, yun, magkaiba kami ng, ano, okay naman. At, as, nakapasok, maganda yung trabaho nga nakuha ko ngayon. So, naswerte ka pa. So, pero, ang trabaho niyo sa Taiwan, ano mga trabaho niyo doon? Ako po, factory. So, wala ka talaga experience sa bahay? Sa Pinas po, meron, pero, ano, overseas, wala po. So, sabihin mo, kahit wala kang experience. Ayun nga, pag kahit wala kang experience, basta marunong ka mag-alaga, marunong ka sa bahay. Pilipino tayo, kaya natin yan. Mm-hmm. Tapos ano, kapag ka wala kang experience, pwede naman wag white lights. Mag-invento na lang kayo. Yung mga interview ko na previous dati, ang sinasabi ko kasi factory ako. So, parang, ay factory, walang experience. So, hindi ako natatawagan. Ganun yun. Kailangan talaga mag-white lights ka. Oh, okay. So, kamusta naman ang mga trabaho niyo? So, sa akin po, okay na okay. Kasi ano, yung mga amo ko, naswertihan ko, ang babait nila, sobra. Ngayon, pinagawaan pa nila ako ng isang room with banyo. With TV pa ate. Sabi ko, hindi ko naman nagagamit yung TV. May ano naman ako, may iPad, sabi ko. Pero ininsist pa rin nila na bigyan ako ng TV. Tsaka, ang sabi nila about sa food, kung anong laman ng nasa fridge, ang food namin, food mo rin. Ganun. Hindi ko alam kung naawa ba sila sa kapayatan ko or ano. Sahod? Ay, ang sahod ko po, 100,050. 1,050, sorry. Tapos may ano, may additional 20 euros for ano, transpo. So, swerte ah, ikaw? Ang sahod ko, 1,000. Pero ang alaga ko, 3, 7, 4, and 1 year old. Yung dalawa doon, nagano na nag-i-school na. Naiiwan na lang sa akin is yung maliit. Yung nanay at tatay, palagi nasa work. Uuwi lang yung mga hapon na or gabi. So, medyo magaan ang trabaho. So, tama yung sinabi ko sa inyo na ang sahod dito nag-range ng 1,000 euro pataas. Sa kanilang experience, ha? Wala pa silang mga papel niyan. Wala. Ang alaga ko rin po pala is 3. 5, 3, and 4 months old. Mm-hmm. So, huwag kayo masyadong mag-worry kasi ano, natulong naman yung ano, yung parents kahit papano. Kapag nakikita, pag may nakikita na hirapan ka, tumutulong naman sila. I mean, sa side ko, ha, sa part ko. Yung nanay kasi, mga bata kasi, makananay. So, pag dumating sila ng bahay, parang wala na akong trabaho kasi lahat sila, mama!
hindi ko naman makuha kasi iiyak. Ay, ayaw nung nanay na umiiyak yung mga bata. So, bahala kayo dyan. So, any advice sa ating mga kapwa OFW na nangangarap na pumunta dito sa Spain? Yun nga. Pag, gusto niyong pumunta dito, okay siya kasi maraming trabaho. Hindi ka mahihirapan. Mamimili ka lang talaga. Kaya, halika na sa Taiwan. Ay, sa Spain, sorry. Ikaw naman, Pichi. Yun nga, magbaon kayo ng pera. Pera, wag damit. Hindi kagaya nung iba dyan na ang dami-daming dala. Pinahirap. At least maraming dalang pera. Madami pa dalang damit. No-comment na po ako. Yun yan, magbaon na maraming pera. Tapos, medyo habaan nyo yung, yung pasensya ba tawag doon? Or, basta ganun. Tsaga, kasi, magtsaga. Tsaga. Kasi nga, yung mga unang linggo nyo, hindi ganun ka-smooth. Yung sa amin kasi, yun nga, parang nag-adjust kami ng hirapan. Iba kasi yung trabaho sa Taiwan, iba yung trabaho dito. Sa Taiwan kasi, syempre, kahit na mahirap ang trabaho, only dot-dot doon. Ito kasi ating hindi ko magawang hawakan yung cellphone ko. Hindi ko alam kung bakit. O siguro kasi nga nasa adjustment period pa. Pero kami, lagi kami yung telepono eh. Pag yung dadating at saka palang tatanggal din yung pero only tawag. Ay, only tawag ba sana on makakapag-adjust pa rin. Nagagawa ko rin naman yun. Oh, siya, tingnan mo. So, magkano yung mga baon yung pera? Tumayaman eh. 2,100 po yung dala ko. Euro. Pero nakapagtrabaho ko naman agad, so na-save mo naman siya, di ba? Hindi mo siya ganong nagastos. Opo. Di ba? Pinadala niya. Ako, 1,000 euro yung dala ko. Pero yung kasi nung nag-ano kami, nag-hotel kami sa sa Poland. Ang bayad nga pala doon is 400 zloty per night. Sa likod siya, sa taas siya ng airport ng Warsaw. Parang hinintay pa kayong isa, no? Hinintay kami kasi isa, nag-overnight kami. So, yung may mga plan na mag-overnight, pwede yung Renaissance Hotel, tapat ng airport yon. Pwede kayo mag-walk-in, 400 zloty per night. Para makaligo-ligo din kayo, ganun. So, kung may mga additional question kayo, mag-comment na lang kayo sa aming video. So, itatanong ulit natin sila kung gusto nyo second interview tayo. So ngayon, any advice sa ating mga OFW? Yun nga, mamili kayo ng na agent. Huwag yung dahil sa lang. Check the background. Gano'n kayo katagal nagbintay ng working visa? And all in all, yung sa amin kasi nag-start kami, nag-apply July. Nakaalis kami January. Ako kasi na-releasean yung visa ko ng December. Hinintay ko siya. Medyo na-late siya ng ilang linggo. Na-late po kasi yung registration ko. Pero nung nung na-register na po. For yan? Appearance. For visa appearance. So, more or less 6 months. 6 months to 7 months, yes. Sa amin kasi ngayon umabot na yata ng 1 taon. Nga pa rin sinabi mo kanina na medyo nagkakahigpit na sa yun point. Nga, kaya kung may balak kayo na na mag-apply, gawin nyo na po ngayon, mas maaga, mas better. Yun nga yung, kung may balak po kayo mag-apply, gawin nyo na siya as much as possible. Kasi sa ngayon, yung mga kasama ko, dati kasi sa registration, pag ni-register ka for visa appearance, smooth lang yan. Kumbaga, i-register ka ngayon, maghintay ka na ng 2 days, meron ng confirmation. But now, ang sabi nila, kapag registration pa lang, may nare-reject na. So, ibig sabihin, naghihigpit na yung Poland Embassy. So, agahan nyo baka sa susunod, hindi na sila magpapasok, parang ganun. Hindi sa kaya agahan sana. Mas maaga, mas maganda. Para nag-ano na rin yung counting ng mahirap kasi mag-antay ng working permit. Yung working yun permit. Yun yung pinakamatagal. Tama. Hindi kasi control ng hindi makokontrol ng agency yung working permit. Okay, so sila nga pala yung isa sa ating mga followers. So ay, ako yung follower ako ni atin. Tungto ako nung nakita ko siya. So parang siya na naglulundag pa ako, Diyos ko. So ngayon, ito, nakapanayaman natin sila.
So, nagkaroon tayo ng mga idea kung paano sila nakapunta dito sa Spain. So, mag-shoutout kayo. Shoutout! Yan. Shoutout kay Ethel na maganda, kay Ate Reggie, kay Vanessa, kay Ate Lou, si Leo, si Carla, si Ninja Parin, si Art Lauren. Marami. Si Mase. Sino pa ba? Ikaw na. Hello sa mga taga-PTI. Tapos, ano, Kuya Olan. Ay, si Kuya Olan. Hello, Kuya. Thank you sa Uncle M. Ganun. Thank you sa lahat ng tulong. Ayun nga po pala, ate. Okay na po. Yung mga gusto mag-apply at your own risk. So, kung may mga tanong kayo, pwede yung tanong kay ate. Tapos, yung pwede yung itanong din sa... mag-reach out. Ayan. Sa mga gusto po palang ano na kumita ng extra income para matuto po kayo, i-follow niyo po si Grace Padillo channel. Marami po kayong matututunan doon sa channel niya. Visit niyo po. Tapos i-subscribe niyo na rin po, ang gandang babae niyan. Char. So, yun lang. Sana nakapagbigay kami ng konting advice sa inyo, ng mga tips kung paano kayo makakapag-apply dito sa Spain. So, see you on my next video. Say adios! Adios!